Hello guys, ganito kasi mangyayari sa dahil nga nawala yung GoTo channel. Ito po ipapakita ko sa inyo. Punta tayo sa YouTube. Ayan. Ito po, live stream ko po yan. Dito tayo kay Brotherhoods. Ayan. Ngayon, dahil wala na yung GoTo channel, pag dati-dati kasi, pag tinapat mo sa tatlong tuldok na yan, o tatlong dot, may lalabas na GoTo channel. Ayan, papakita ko sa inyo. I-click natin yung tatlong dot na yan. Ayan na. Medyo mabilis, umaakyat yan. Nandiyan tayo kay Brotherhoods. Teka, pili tayo. Ayan, ayan. Ang hirap hulihin. Dito-dito sa baba. Na-live po siya. Ayun. Teka, dito tayo. Yan. Ngayon na nakasulat na po guys. Ay, makikita nyo report sa kablock. Dati may lumilitaw dyan. Go to channel. So, kung makikipag-sub to sub ka, makikipag-isdaan ka, manguhuli ka ng manok na pula, madali mong puntahan. Kasi pipindutin mo lang yung GoTo channel dati. Nandito yan. GoTo channel. Mapupunta ka na agad sa channel nung kasab-to-sab mo. O yung pupuntahan mo ng channel. So, ngayon wala na guys. So, ayan, nakita nyo. So, dito sa laptop, madali. Kasi, halimbawa, ito. Sample lang po. Ayan, paalam po sa sample lang ko. Halimbawa, itong si, ayan, to si Pichel Jade. Itatype ko lang dito. Pag naka-laptop ka, ayan, pindutin mo lang YouTube. Ayan. Mapupuntahan natin si, halimbawa, ayan, pili tayo dito si Anime Hunter, ayan. Itatype ko lang siya rito. Yan yung kapag naka-laptop ka, ganun. Anime Hunter. Yan, paalam po sa pinagsasample lang ko. Ayan. Ayan. Mapupunta ka na agad kay Anime Hunter. Ayan. Excuse me po. Ang gagawin mo lang dito, ayan, buksan mo to. Ayan, buksan mo yung YouTube channel niya. Ayan, paalam po, Anime Hunter. Ayan, punta ka lang sa mga videos niya. Ayan guys, nanonood ka lang ng video niya, magko-comment ka, saka mapipindutin yung subscribe, di ba po? Ganun lang kadali kapag naka-laptop. O, tapos balik ka rito, kuha ka uli ng pagsasubscriban mo. Sa laptop, madali. Sa ginawang ito ni Lolo YouTube na tinanggal niya yung GoTo channel, madali. Sa laptop o sa PC, desktop o computer. Pero ngayon ang problema sa cellphone. Kasi sa cellphone, bago ka makapunta sa pag walang GoTo channel, lalabas ka rin sa nagla-live stream, hindi ka tulad dito, lumabas ka man, nandito lang sa taas yung mga pinipindot tab. Yan, dyan lang. Pero sa cellphone, lalabas ka talaga dun sa live stream na pinuntahan mo. Tapos yung manual mo i-tatype o yahanapin yung channel, si search mo. Kung walang nakalapag na link. Diba? Unless, kung may nakalapag na link, pag pindot mo, mapupunta ka na rin. Eh, yung iba pong nagla-livestream, ayaw pong magpalapag ng link. Bawal daw. Hindi ko po alam kung bakit bawal o sino nagsabing bawal. Wala pa namang notice. O notice sa YouTube. Kaya nahirap po yung ginawa ngayon ni YouTube. Siguro naman po may dahilan kaya niya ginawa yun.
man ang mangyayari kapag cellphone ang gamit. Kanina, una, pinakita ko sa inyo laptop ang gamit, mas madali ang sub-to-sub o pakikipagdikitan na sinasabi nila. Ito, papakita ko sa inyo sa cellphone. Okay, punta tayo sa YouTube o YouTube, sabi nga nila. So, punta tayo sa naka-livestream ngayon, si Brother Hoods po. Ang ating kagalang-galang na si Brother Hoods. Ayan, naka-live po siya ngayon, guys. Click mo yan. Ba't no connection ako? Ayan, naka-live po ngayon si Brother Hoods. Dati po, pag kinlik nyo yung name ng kasab-to-sab nyo o magiging kadikitan nyo, kiklik mo lang ngayon yung pangalan, ayan, action. Ngayon na nakasulat na po sa actions, report o block, dalawa na lang. Dati meron dyang go to channel. So kung makikipag-sab-to-sab ka, ano mangyayari? Halimbawa, ito po, isasab ko si Leia G. Ay, nakikita nyo yung Leia G, yung blue. Paalam po, Leia G, ha? Ayan. Ang mangyayari ngayon, siya nagla-live, nabubulol ako. Pag sa nagla-live stream, dahil naka-cellphone ka, back ka, back. Back, ayan. Tapos magta-type ka ngayon ng Leia G. Ayan. Search, hanapin mo. Ayan si Leia G. Diba? 1K subscriber siya. Leia G, paalam lang ha. So, mangyayari ngayon, open mo yung Leia G. So, ayan, nag-live stream din po siya. Punta ka sa videos. Paalam, Leia G. Ano lang po to, konting parang reaction video lang. Ayan, hahanap ka ngayon na maikli niyang video tulad ng TikTok. Ayan, click mo yung TikTok. Ayan. Manonood ka, tatapusin mo yan. Bichet. Ha? Bichet. Anong bichet? Bichet. Pagka-like mo. Ano yun? Bichet. Anong bichet? Iiwan ka ng bakas. Okay na. Tawel na lang, tawel. Lasing ka na, Fredo. Hindi ako lasing, Mari. Mari, alam mo, matagal na kitang taras, eh. Lasing ka na, Fredo. Hindi naman, Mari. So, ayan, subscribe ka na. Lasing ka na, Fredo! So, baka na naman uli. Back. Back. Back pa. Punta ka ngayon kay Brother Hoods. Ayan. Okay. Pagpunta mo kay Brother Hoods, hahanapin mo si Leia G. Ino-notify mo siya na done. O tapos na. Ayan, nasan ba si Leia G? Umangat na ng mataas na mataas. Ayan. Ganun po. Mag-note ka rito. O, Leia G, done na. So, ayan. Tapos, ang mangyayari, hanap ka na naman ng kasab-to-sab mo. Pindot na na. Ayan, pipindutin mo yan. Actually, kahit di pindutin eh. Ang mangyayari talaga yan, magme-message ka lang na pupuntahan mo siya, didikit siya. Ganun po kahirap ngayon yung ginawa ni Lolo YouTube na tinanggal ang GoTo Channel. Ang tanong, bakit niya tinanggal ang GoTo Channel? Yun po yung bibigyan natin ng opinion, haka-haka o palagay ko lang. Disclaimer gaya, hindi naman ako expert. Ang opinion ko lang po yung sasabihin ko. O, kumbaga po sa ating kasabihan, reaction video para pong ganun. Diba? Mas mahirap po pag cellphone. Diba? Kung sa palagay nyo, bakit tinanggal ang GoTo Channel? Ano opinion nyo? Tiyak, may opinion kayo. Ako, may opinion ako. Pero wala tayong solid na basihan kung bakit nagkaganon. Ito nga po, may mga nakalista ako sa mga obserbasyon ko lang naman. Wala namang solid na reason bakit na wala ang GoTo Channel. Ang nasa isip ko lang, siguro gusto ni YouTube na more on videos, more on content ang gawin natin. Kasi, masyado na tayong, gusto niya na siguro limitahan ng isdaan.
Diba? Focus na tayo sa upload. Wala namang sinasabing hindi pwede mangisda. Pwede naman yan. Sub to sub. As long na nagnonoora naman kayo ng video naman talaga. Yung naging kaibigan mo sa sub to sub, nagsusuportahan naman kayo. Naging magkaibigan na rin talaga kayo. Nooran kayo ng videos. Pero ang nangyayari sa sub to sub, wala kang organic na subscriber. At saka, hindi sila balik ng balik sa'yo para manood ng video mo. At ikaw naman, nasanay ka sa ganun, sub to sub, atin sa live stream o mag-live stream, hindi ka na pumapoko sa video mo. Diba ang gusto nga ni Lolo YouTube? More on upload, more on content. Kasi nga, content creator tayo, vlogger tayo. Diba? Hindi tayo dapat siguro sinasabi niya lang na huwag masyadong masanay sa live stream o pag-ELS para makipag-isdaan at hindi na natin maalagaan ang channel natin sa pag-upload ng video. Mapapansin nyo nga, di ba, ang iba, apat lang ang video, tatlo lang ang video, pero nakikita mo, malapit na siya mag-1,000 banana. Kasi kung nag-upload ka ng video, yung opinion ko lang ha, disclaimer, hindi naman ako expert eh, opinion lang, parang reaction video lang. Kasi kapag meron kang more on upload videos, yun ang, pwede ka magkaroon ng potential na subscriber, saka lagi kang may views, magkakaroon ka ng potential na mga subscriber. Sa aking opinion lang po yun. Ayan, nagbabasa pa ako ng opinion ko. Dahil sa ginawa ni YouTube na inalis ang GoTo channel, so ang mangyayari niyan kapag makikipag sub to sub ka, dikitan, 'di ba, o balikan, magsasubs ka pa. Hahanapin mo pa siya. Wala na kasi GoTo channel eh, lalo pag cellphone ka mas mahirap. Pag laptop medyo madali-dali. Ngayon, ito pa ngayon na nangyayari, may mga live stream o may mga nag-ELS na ayaw magpalapag ng link kasi daw bawal, kasi daw mapapalo ni Lolo, kasi daw meron daw sila nabalitaan naglapag ng link, pinindot yung link, nasira yung channel. Pag tinanong mo naman sino may sabi, sabi daw, kasi daw, puro gano'n lang po. Pero sa akin, ang opinion ko naman, ang paglalapag ng link, paano naging bawal? Dati pa tayo naglalapagan ng link eh. Eh ako, nangingisda rin ako, nakikipag-sub to sub din ako. Umaatin akong LS at nagla-livestream din ako. Pero, hindi ko pinapabayaan yung pag-upload ko ng video. Halos araw-araw nga po, nag-upload ako ng video. Gusto ko araw-araw nag-upload ng video. Halo-halo na nga video ko eh. Merong tutorial, merong travel vlogs, merong cellphone repair, iba-iba. Kaya lang naman ako nahilig sa live stream saka pakikipag-isdaan sa LS nung na-discover ko na siya. Pero mabilis talaga ang oras o watch hour na madadagdag sa'yo pag nagla-live stream ka, lalo na kung ikaw yung nagla-live stream. Ngayon, ito po. Kung nandun ka sa live stream, sasabihin ng host, ay bawal maglapag ng link. Ano lang, screenshot lang daw. Screenshot, makisulat nyo. So, di ba napakahirap nyo? Screenshot sa kasulat. Eh kung unless na, unlike na nakalapag yung link, click mo na lang yung link. Kasi pag nakalapag ang link, it's look like ano, go to channel. Parang go to channel din yun. Pag nilapagan link, pag pindot mo, punta ka na sa link. Diba? Hindi katulad ng screenshot mo after ng live stream, saka kayo magbalikan. Paano mo naman masasabing babalik sa iyo yun? Hindi katulad ng at that time, nagbalikan na kayo, alam mo na agad. At that time, na-check mo na sa Gmail mo. At na-check mo rin kung nag-comment siya. Diba? On the spot. Pero ngayon, pinahirap ni YouTube. Diba po? Kasi nga po, di ba, bawal din yung mas marami kang sinubscriban kaysa sa subscriber mo.
Ngayon, ang mangyayari po niyan, pag magla-livestream, halos lahat, nagsasabi na huwag maglapag ng link, sa tingin nyo po ba, tatagal pa sa inyo sa livestream nyo yung mga nandun? Diba, ang LS sa livestream is give and take. Si host, kumikita ng watch hour, at yung mga pumupunta niyang guest doon, nakakapangisda. So, ikaw si host, sasabihin mo sa kanya, huwag ka maglapag ng link, bawal. So, anong gagawin ni guest? Manonood lang sa'yo, susuporta lang sa'yo. Ikaw kumikita ka ng watch hour, ikaw nadadagdagan. Kasi laban nadadagdagan, hindi. Ano ba pakinabang nila kaya nandun? Nangingisda, at the same time, sinusuportahan ka. Ngayon, kung hindi ka magpapalapag ng link, dahil sabi mo, bawal. Ako, di ko rin naman masabi kung bawal o hindi. Kasi wala naman tayong solidong basihan, di ba? Wala namang notice from YouTube o from Google AdSense, di ba? Hindi po natin alam kung ano mangyayari, pero sa tingin ko, ako palagay ko, hindi naaalisin yan. Fix na yung inalis ang GoTo channel. Excuse me po. Kasi sa mga ibang live stream, sabi nila, bawal maglapag ng link. Pag sinabi mo naman sinong may sabi, sabi nga ng memes, paano mo nasabi? Diba? Unlike nang nakakapaglapag ka ng link o drop your link, it's look like go to channel button. The same lang sila. Kasi ang pag sa live stream kasi o sa LS na inaatinan mo, interaction, give and take. Pwede ang pupunta doon, sige. Ganito na yung patakaran. Pupunta siya tropa mo dahil sasabihin mo, kung talagang tropa niyo ko, supportahan niyo ko. O sige, sinusuporta ka, nakababad sila roon. Diba? Pati mga alagad nila. O, diba? Ngayon, ikaw lang kumikita ang watch hour, sila hindi. Nanonood lang sa'yo. Diba? Unlike nang naglapag ka ng link, habang nanonood sila sa'yo, nakikipag-isdaan sila. Pareho kayong masaya. Hindi katulad nung sasabihin mo huwag maglapag ng link, ikaw lang masaya kasi sinisave mo yung channel mo. Paano naman sila? Diba? Paano naman sila? Hindi na sila happy, ikaw lang happy. Pwede ang tropa mo manatili dyan. Eh, paano yung mga bagong pasok, bagong guest? Kaya pumunta sa livestream mo para mga isda. Tatagal ba sa'yo yun? Siyempre, hindi. Ang mayayari sa atin mga nagla-livestream, o ako, tulad ko, host ako, nagla-livestream ako. Hindi ko sila mapapatagal dun. Unless kung umisi ka ng gimmick, mga palaro, games. Sa aking opinion, ito yung last kong pananaw dun. Sa tingin ko, kaya ginawa ni YouTube yan para pumokus na tayo to upload more videos o be a content creator. Diba? Kailangan mas focus tayo sa pag-upload ng videos at maging content creator na talaga as a vlogger. Dinesign nga ang YouTube para sa video. Diba? Hindi para sa LS o sa live stream. Kaya para sa akin pananaw, makakapag-livestream pa rin naman tayo, makakapangisda pa rin naman tayo, pero pahirapan na. Diba? Pinahirap na yung proseso. Diba? Mabait nga si YouTube eh, kasi binigyan niya tayong pagkakataong magkita-kita sa livestream para makapag-usap-usap. Unlike sa video, diba? Magko-comment ka ron, ihintay mo yung sagot ng may-ari ng YouTube channel. Matagal bago sumagot. Minsan nga, hindi pa sumasagot eh. Pinupusuan ka lang, nilalike ka lang. Sa aking final opinion, sa tingin ko, kaya ginawa ni YouTube yan, upload more videos at huwag na tayong umasa masyado sa LS o sa pangingisda. Pumokus tayo mismo sa purpose ng YouTube channel natin. Gumawa tayo ng mga magandang videos. Pagandahin ang thumbnail, title, mag-isip ng mga magagandang content. Ilabas ang kasamatagpuan natin kung ano talaga yung niche natin, di ba? Niche ba? Ano ba ang tawag nila ron? Pronounce nila ron?
Okay? Sana po, sa akin, opinion lang po ang lahat ng ito. Hindi. Bukas po, magla-live stream ako. Magpapalapag ako ng link. Wala naman po kasing basihan. Wala pa naman lumabas na notice na bawal yun. Sa akin, opinion lang to. Haka-haka, palagay, opinion. Kumbaga sa video, reaction video. Okay? Sana po, more power sa atin lahat. Tukan na natin yung pagiging content creator. Mag-upload tayo ng mas marami pang video. Mag-isip tayo ng mga video na informative at entertaining sa mga manonood. Okay? At the same time po, pwede naman pa din tayong mag-LS. Medyo humirap lang, nga lang ngayon po ang kalakaran o patakaran ng YouTube. Okay? Subscribe! God bless po sa ating lahat. More power and God bless. Good luck sa ating mga YouTube channel. Ramdam ko mas hihigpit pa si YouTube. Kaya alagaan po natin na maayos ang YouTube natin. Ang channel natin. Dahil ang tagal na po natin pinaghihirapan to. Okay, God bless. More power. Bye-bye. Peace.